guys! Welcome, welcome back sa ating channel. It's been a long time. Siguro mga 6 or 7 months ago. Kung hindi ako nagkakamali yung last video ko. So, eto na nga. Sobrang tagal na. Paano ko ba sisimulan? Anyways, nawala ako sa pag-YouTube kasi dahil sa mga may mga bagay na nangyari na itatry kong i-explain sa inyo sa abot ng aking makakaya. Kasi alam mo naman, may mga bagay kasi, alam nyo na yun, yung privacy na hindi na dapat sinasabi. Pero I'll try my best na para ipaliwanag sa inyo kung ano yung mga nangyari sa akin, kung bakit ako biglang nawala. Okay, so nagsimula ako sa pag-YouTube parang 1 year mahigit na, hindi ako sure, mga 1 year mahigit na. Tapos, ayun, nagdire-diretso siya, nag-enjoy naman ako, may views o wala, okay lang, upload lang ng upload, kasi na-enjoy ko naman eh. Tapos na-share ko nga sa inyo yung aking everyday life. Tapos, kasama yung mga aking mga junakis, tapos yung mga dogs namin. So, ang nangyari kasi, dumaan tayo sa depression. Oo, lahat naman yata ng tao, no, dumadaan to. So, yun yung time na parang pagka-depress ka, alam mo yung gusto mo mag-isa ka lang. I mean, ayaw mo nang kausap, ayaw mo nang may gawin ng mga bagay, ang gusto mo yung sarili mo lang. Ganon, yung kinakausap mo yung sarili mo na parang tinatanong mo ano ba talaga ang gusto mo, ano bang problema, gusto mo pa ba yung mga ginagawa mo, yung mga ganong bagay. So let's start dun sa kasi nawalan ako ng trabaho. Tapos, humina yung shop namin. Kung naalala nyo, yung mga dating nanonood sa akin, meron kaming computer shop. Episonet kami. Siguro lahat naman ng negosyo dumadaan sa ganun. Hihina siya. Kasi, alam mo yun, sabi nga nila sa negosyo, hindi araw-araw Pasko. So, may time na malakas ka, may time na mahina ka. So, ang nangyari kasi sa amin, marami na nagsulputan na katulad nung sa amin. Which is, hindi mo naman pwedeng tigilan kasi na business yan. Diba? So, yung dumating na time na sobrang hina na niya siya, nag-decide na ako na isara na siya. Kasi nga, wala, mahirap na eh. So, sabi ko, parang hindi na siya okay. So, sinara na. Tapos nag-work. Ayan, tapos kasakit. Na-stop sa work. Tapos nag-work ulit. Tapos, ayun. And, hanggang sa unti-unti, nakabangon. Sa pagka-depress, unti-unting bumalik yung sigla, yung mga dating gusto mong ginagawa, ganyan. Pero, sa tulong naman ng mga friends, family, lalo na yung mga anak ko, so yun, bumalik ako. Actually, hindi naman ako yung umabot sa tipong parang something na you want to end your life na. Hindi naman. Talagang malungkot lang. Malungkot na malungkot. Sobrang malungkot. Pero yun nga, sabi nga nila, pagka ganun daw, kailangan mo lang ng time sa sarili mo. Ako kasi ang ginagawa ko noon, actually, lumalabas ako with friends. Alam mo yun, labas with friends. Pero pag uwi mo kasi sa bahay, at the end of the day, mag-isa ka pa rin. Although, nandyan yung mga anak ko. Pero, syempre, yung matutulog ka na, mag-isa ka na lang, diba? Diyan na naman yung malulungkot ka na lang. Ginagawa ko, itadasal ako, nakuusap ko siya. Ganun sa unti-unti, naging okay, naging maayos. Tapos, this past few days, sabi ko, parang gusto ko nang bumalik. Kaya lang, sabi ko, parang hindi ko naman kayang bumalik ng parang film agad. Naisip ko na parang you deserve explanation. Diba? Kaya sabi ko, sige, gagawa ko ng sit-in video. So, hindi ko na masyadong pagkakalaliman yung mga yung mga nangyari sa buhay ko kasi hindi sa ayaw ko siyang balikan kasi minsan yun yung way para maging malakas kay. Diba? Yung mga kahinaan mo. Pag naisip mo yung mga kahinaan mo, yun yung magiging motivation mo para maging malakas kay. So, sana yun sa mga dating nanonood sa akin
At nandyan pa rin yung mga friends ko din sa YouTube. Nami-miss ko na kayo. Talagang naging super inactive ako eh. Sa lahat ng activities namin, sa lahat ng mga, sa mga group chats namin. Ayan, ako yung muling nagbabalik at sana'y magtuloy-tuloy na. Wish ko din. Magtuloy-tuloy. At gusto ko siya kasing simulan sa pag-i-explain sa inyo sa mga nangyari. So, siguro, hindi ko alam kung naipaliwanag ko ng maayos sa inyo yung mga nangyari sa akin, pero para hindi na rin kayo malungkot, yun na lang ang ibibigay kong explanation. So, sa, maraming salamat pa din dun sa mga patuloy na nagsisubscribe, kasi kahit hindi na ako active, pag nag-check ako ng Gmail, na mga emails, nakikita ko may mga nag-ano pa rin, may mga nag- nagsasubscribe pa rin. Tapos, syempre, nakaka-receive ka pa rin ng mga comments na minsan di mo gusto, pero wala kang mong magawa. Once na pinasok mo yan, I mean, itong pag-YouTube, dapat ready ka rin sa mga, alam mo yun, hindi naman lahat kasi gusto ka. Pero, you don't have to explain, diba, kung bakit di kanila gusto. Eh, ano sila mag-isip? Wala tayong magagawa. So, ayan, guys. Ako'y muling nagbabalik, ang inyong lingkod, si Joyce Everyday. Sana po, tangkilikin niyo ulit. Wow, lalim. Ayun, subaybayan niyo po ulit yung aking mga videos. I try my best na mapasaya kayo sa paraan na alam ko. So, thank you for watching this video and see you again on my next one. Bye, everyone!